Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ng honest review yung mga lip products ng The Premium Stain. Kung gusto nyo malaman yung aking thoughts about their products, please keep on watching. Alam nyo ba mga friend, bago pa ako magkaroon nitong entire range ng lip products ng The Premium Stain, ay familiar na ako dun sa brand. Nung umuwi kami sa Pilipinas last January, may nakita akong matte lip stain sa bag ng ate ko. Ito, yung shade na meron ako ay Sonia. Mula nung nagamit ko to that day, inarbor ko na to sa ate ko. Wala nang saluan, dinala ko na dito sa Japan kasi sobrang nagustuhan ko yung product na to at saka ang ganda niya sa labi. Ang kanilang mga lip stain daw ay homegrown brand that offers premium and affordable lip stains made with natural and healthy ingredients. Ang napansin ko din sa The Premium Stain, malawak yung kanilang shade range, kaya makakapili kayo ng kulay na babagay sa inyo. Maputi man kayo, kayo manggi, or morena man yung inyong kulay. Ang mga lip products din na in-offer ng The Premium Stain ay FDA approved at cruelty free. At sabi nila na ito daw Premium Stain ay na-awardan kamakailan lang bilang the best natural pigmented lip and cheek stain brand sa Pilipinas ng Golden Globe Annual Award for Business Excellence 2019. So, talagang promising ito mga products na to. Sa mga viewer ko po sa Japan na gusto tong subukan, meron din po nagbebenta dito sa Japan na legit and authentic yung kanyang binibenta kasi talagang distributor siya ng The Premium Stain dito sa Japan. Yun nga si Cherry Mamala. I-message nyo na lang po siya sa Facebook kung gusto nyo masubukan itong mga lip products na ito. Tulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina, meron itong limang shades. At itong liquid lipstick na to, tulad nung nakikita nyo na liquid lipstick sa market ngayon, meron siyang doe foot applicator. Ganyan po yung itsura ng kanyang applicator. Itong liquid lipstick nila, wala kayong maaamoy na amoy chemical sa kanya or masyadong matapang, mabangong amoy. Saktong-sakto lang yung amoy niya, parang amoy vanilla. Parang ganun yung pagkakadescribe ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba yung amoy ng malaki kong ilong, pero fan ako nung kanyang scent. Sa totoo lang, sobrang na-impress ako dito kasi hindi ko akalain na may isang local brand na kayang gumawa ng ganitong klase ng quality ng matte liquid lipstick kasi ito, ang dali niyang i-apply sa labi. It glides on smoothly sa labi mo. Hindi ka mahihirapang i-blend siya. Napaka-pigmented ng kanyang kulay. Maganda yung kanyang color payoff. Napaka-opaque nung kulay niya. Kung ano yung kulay na nakikita nyo dito sa bottom, ganun din yung lalabas na kulay sa inyo. Sa lahat ng kulay na to, maganda yung kanyang application sa labi ko. Pwera dito sa ano, Shifra. Ito kasi medyo patchy siya sa labi, pero itong tatlo na to, wala ko naging problema sa kanya. Napaka-buildable ng kanyang kulay, kahit magpatong ka ng ilang layer sa labi mo, magbe-blend pa din siya ng maayos. Hindi siya magiging patchy, hindi siya magiging flaky, hindi siya malagkit sa pakiramdam.
comfortable siyang suotin. Hindi mo siya mararamdaman sa labi mo. Napaka-lightweight. Alam mo yung parang sinasuck out lahat ng moisture sa labi mo. Parang binabacuum or parang nadadry out niya yung labi mo. Wala siyang ganong pakiramdam. Sobrang-sobrang komportable. Parang wala ka lang ding suot. Hindi siya nakakapag-emphasize ng lip lines. Yun nga lang, tulad ng ibang matte liquid lipstick na nasubukan ko na, once kumain ka, lalo na kung oily foods yung kinain mo, talagang magra-rub off siya. Ang maiiwan na lang yung nandito sa lip line. So, ang kailangan talaga, magre-reapply ka. Pag nagre-apply ka, kailangan burahin mo muna yung nasa ilalim bago ka maglagay ng panibagong layer kasi may tendency na hindi siya masyadong mag-blend doon sa lumang kulay. So, hindi pwede yung diretso apply na. Burahin nyo po muna yung nasa ilalim bago kayo mag-reapply. Ito, mga matte liquid lipstick na to, mas bet ko tong gamitin kapag may special events or kailangan kong magbongga ng makeup. Ito, bet ko siyang gamitin kasi maganda yung naibibigay niyang effect sa makeup mo kapag bold talaga yung labi mo. Ako kasi mahilig ako sa mga bold lipstick. Hindi ako fan ng mga gradient lipstick. Ewan ko, nahihirapan akong i-blend siya. So, kapag mayroon akong special occasion or event na pupuntahan, mas preferred kong gumamit itong matte liquid lipstick nila. Para sa akin, thumbs up ito kasi napaka-minimal lang naman nung hindi ko nagustuhan sa kanya. Dito lang sa Sephora. Gustong-gusto ko siya na yung shade niya. Yun nga lang, medyo nagkaroon ako ng problema sa kanya sa application. Hindi siya masyado nagbe-blend. Pero yung ibang kulay, sobrang thumbs up. Nagustuhan ko, na-impress ako. Kahit na local brand siya, na-impress ako na kaya nilang gumawa ng ganito kagandang matte liquid lipstick. Yung gel stains nila, tulad ng nasabi ko kanina, meron silang 6 na shade. Yung hawak ko ngayon ay 4. Yung isang shade nito nandun na sa bag ko kasi ginagamit ko siya palagi sa trabaho. Pagpapauna ko na sa inyo mga friend, hindi ako fan gumagamit na mga lip tint kasi nahihirapan akong i-blend sila, sa totoo lang. Naggumagamit lang ako ng lip tint kapag may araw na ayaw kong lagi nag-a-apply nung lip tint ko or ng lipstick ko. Gumagamit ako ng tint kasi pag lip tint, mas long lasting siya sa labi. Etong gel tint nila, mas gusto ko to kaysa doon sa mga nauna kong gawa ng review kasi yung mga nauna kong gawa ng review, water-based. So ito, dahil gel tint siya, maganda yung kanyang consistency. Mas nadadalian akong i-apply siya sa labi ko. Depende pa din naman yan sa inyong personal preference. Mas gusto ko to kasi madali nga siyang i-blend, madali siyang i-apply, mas buildable yung kanyang kulay, mas blendable siya. Lahat nitong kanilang gel stains, napaka-opaque nung kanyang kulay, maganda ang color payoff, napaka-pigmented, mas blendable ito kaysa sa water tints. Hindi ko din magets yung ibang tao noon. Bakit gustong-gusto nila gumagamit ng tint para sa kanilang pisngi? Ang hirap-hirap i-blend. Pero alam nyo, nagbago yung aking ganong mindset nung na-try ko to. Kasi dahil nga gel stain siya, ito, mas nabiblend ko siya ng maayos sa pisngi ko kaysa dun sa mga water-based na tint sa market ngayon. Pero yun naman mga friend ha, wala naman akong again sa mga tao na yun. Nagtataka lang ako paano nila napapawork yun sa sarili nila. Kasi noon talaga, hindi ko talaga preferred gumagamit ng tint sa pisngi ko. Mas gusto ko yung powder kasi mas nadadalian ako mag-blend. Pero mula nga nung nasubukan ko to, na-appreciate ko na yung mga tint sa
toothpaste ngayon kasi mas long lasting ito, mga friend. Tsaka kung gagamitin nyo siya sa labi ninyo, hindi siya ganun ka-drying, tsaka hindi siya hassle gamitin. Kasi nga, kahit kumain ka, naiiwan pa din yung tin. So, kahit hindi ka lagi nagre-retouch or busy ka sa work mo or sa ginagawa mo, okay lang. Kahit panay akong umiinom ng kape or ng tubig, hindi siya agad-agad nagta-transfer. Tsaka, yun nga, long-lasting siya. Tsaka, hindi nakaka-dry sa labi. Yun kasi ang hanap ko talaga sa lip product. Yung hindi magda-dry yung labi ko. Kasi once nag-dry yung labi ko, matinding-matindi talaga ang pagda-dry niyan. Hindi ako mawawala ng Carmex bago matulog. Kasi nga, ayaw na ayaw ko nagda-dry yung labi ko. Kaya iwas na iwas din ako sa mga tint or mga lip products na nakaka-dry ng labi. So, kapag may nakita kayong lip product dito sa channel ko na sobrang nire-recommend ko, dry lips friendly yun. Kumain, kita nyo naman kung gano'n ako kagamol kumain, oh, mga friend, oh, kalang, basa mo naman kung tumig eh. Yan, medyo may kumakapit kasi syempre naano na ng oil. Ito yung tsura niya. Ay, kumasat pala siya dito. Yan, oh, kumasat siya dito. Pagpasensya nyo na mga friend kasi dry yung skin ko ngayon. Kumasat siya dun sa baba. Nag-bleed. Pero may kulay pa din siya. Unlike sa iba na ito na lang yung natitira, ito may kulay pa din siya, oh. Retouch natin siya. Tingnan natin kung magiging okay pa ba. Sa reapplication, okay naman. Nagbe-blend pa din siya ng maayos. Unlike sa iba na nagpa-patchy na, kailangan burayin mo na yung nasa ilalim bago ka mag-reapply. Ito okay na okay pa naman siya. Tingnan nyo. Wala pa ding dryness. Yan. Kung hindi nga lang ako nag-swatches kanina, wala yan. Para mga texture na yan, talaga makinis yan. Kaya lang nag-swatches kasi ako kanina, syempre nakaka-terrorizing naman yun sa labi. Ano kasi, lagay tapos bura. So, yun. Ilan din yung sinwatch ko. Totoo lang, first time ko makatry ng gantong product. At sa kanilang mga lip products na ino-offer, ito yung may pinakamaraming shade. Ito yung shade na makakakita kayo, mapapink man yan, mapanude man yung kulay na yan, or red lips, or dark lips yung gusto ninyo. Makakakita kayo ng magugustuhan nyo dito. Ito yung palagi kong ginagamit lately, lalo na ngayon nag-YouTube live stream ako gabi-gabi. Yung suot ko ngayon, ito yung parang, ano ba yung pangalan nun? Katrina nga ba yung suot ko ngayon?
may Katrina nga ba dito? Ayan, oo, tama. Katrina yung gamit ko ngayon. Last live stream ko kagabi, Isobel yung gamit ko. Ito talagang ginagamit ko lately, pero never, never, never nag-dry yung labi ko. Kahit araw-araw ko siyang suot, hindi talaga nag-dry yung labi ko. Kahit matte siya, hindi ako nagkaroon ng problema sa pag-a-apply sa kanya. Kailangan din siguro talaga i-prep nyo yung inyong lips bago kayo maglagay nito. Kasi syempre, matte lipstick to. So, kung gusto nyo magandang-maganda talaga yung application, the night before or every night bago kayo matulog, maglagay kayo kahit manipis lang na lip balm sa labi ninyo. Para kung ito yung gagamitin nyo kinabukasan sa work ninyo or sa school ninyo, hindi masyado ma-emphasize yung dry lips ninyo. Ito, mga friend, nagustuhan ko to. Madali siyang i-apply sa labi ko. Napaka-blendable niya. Buildable yung kulay niya. Except dun sa isang shade. May isang shade ako dito na hindi siya masyado nag-blend na maayos sa labi ko. Hindi ko siya masyadong bet. Nakikita nyo naman dun sa aking swatches video. So, yun, dun lang ako nagka-problema. Other than that, lahat ng mga shades na meron ako ngayon, wala akong naging problema sa pagbe-blend sa kanya. Maganda yung kanyang color payoff, hindi siya matubig. May iba lang siguro kailangan nyo talagang i-shake siya. Syempre kasi nagsisettle sa ilalim yung pinaka-pigment niya. So, i-shade nyo muna. May iba kailangan i-kaskas nyo muna sa isang tissue para kumulay agad sa labi nyo. Kasi syempre, yung formulation nito, nagsisettle sa ilalim yung kulay na ginamit nila. Napaka-comfortable niyang isuot. Lightweight siya, parang wala ka ding suot ngayon. Suot ko siya. Wala akong nararamdaman sa labi ko na parang nasasaak out yung kanyang moisture. Tulad dito sa kanilang matte liquid lipstick, maganda yung kanyang formulation. Once na mag-set ito sa labi nyo, hindi na siya magta-transfer. Kapag kumain kayo, medyo mag-fade yung kanyang kulay. Pero sa akin, nung kumain ako nung time na to, ano ba yung kinain ko nun? Gulay ata, tapos fried chicken. So, oily siya. Dito kasi pag kumakain ako, dinidikit itong labi ko dito. Kasi gamol talaga ako kumain. So, medyo magbi-bleed siya. May tendency mangyari yun, lalo kung oily foods yung kakainin ninyo. Pero hindi siya totaling mawawala. Unlike dito sa matte liquid lipstick nila, meron pa ding slight na kulay na may iwan sa labi ninyo. So, para sa akin, okay lang naman yun. Depende pa din sa inyong personal preference. Ako, pag ganun, hindi na ako magre-retouch. Kasi tamad talaga ako magre-retouch, mga friend. At kung gusto nyo naman din magre-apply, madali siyang i-re-apply. Like, kumpara dito sa matte liquid lipstick, pwede nang diretso nyo na itong i-apply. Unlike dito sa kanilang matte liquid lipstick, kailangan burahin nyo muna yung nasa ilalim. Sa mga gustong matry ito, nasa Pilipinas man kayo or kababayan ko na nandito sa Japan, pwedeng-pwede nyo po silang subukan. E-contact nyo lang po sa FB si Chari Mamala. Nandito lang po sa screen yung kanyang account. Sa Instagram naman, Chari Mamala Official. Siguradong-sigurado po, affordable lang yung kanyang mga products na binibenta. Meron din po siya mga Mamala products na binibenta. I-visit nyo na lang po yung kanyang mga account para kung sakaling meron siya mga products na interesado kayong subukan ay ma-try nyong i-order. At siguradong-sigurado naman po na legit siyang seller at authentic yung mga products na binibenta niya. So, yun lang mga friend, yung aking quick review dito sa entire range or sa mga lip products na in-offer ng The Premium Stain. Please like this video kung natulungan kayo. Comment down below kung meron po kayong mga tanong na hindi ko pa nasabi dito sa aking review or meron ba kayong mga product na gusto pang ipagawa ng review sa akin at gagawan ko po sila ng review sa abot ng aking makakaya. Huwag nyo natin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po. See you on my next one. Bye!